Yeah, hydrology naman tayo. So, welcome again sa ating virtual class. Lalo na sa aking mga students. I think naging students ko rin previous sem. Welcome to another semester. So, this is hydrology, engineering hydrology. No, I think a prerequisite dito is hydraulics. No? I think hindi ko nakakamali kinukuha yung hydraulics before yung hydrology. So anyway, lesson 1 pa lang tayo ngayon, which is introduction to hydrology. Pag-uusapan natin ngayon yung ano nga ba yung hydrology as a science and bakit kasali siya sa curriculum ng civil engineering, and then ano nga ba yung mga ginagawa ng isang hydrologist. No? So hydrologist is yung force, no? Yung specialty niya is hydrology, kaya siya tinatawag na hydrologist. So, ang goal ko naman ngayon sa presentation na to bilang isang itong introduction ng subject is makuha yung interest nyo, no? Or curiosity nyo sa subject na ito. Kasi parang medyo naging minor yung hydrology natin sa CE, no? Parang dati nga 3 units yung subject na ito. Ngayon naging 2 units na yung lecture, tapos may 1 unit na lab. Di ko alam kung medyo na-demote ba siya sa pagiging ano. Pero, yun, yun yung goal ko ngayon, personally, na para makuha yung interest nyo at maging mas relevant yung subject na ito sa inyo. No? Kasi ako sa akin personally, mas isa to sa mga pinaka-paboritong subject nung sa ngayon. No? Kasi ito yung pinaka, I think, relevant na subject sa pagiging isang CE. Kasi tungkol ito sa tubig, and then ngayon, parang kung mapapansin nyo sa paligid, ngayon, parang in terms of space, in terms of sa mga lugar, parang minsan pag galing ka sa matataas na lugar, for example, pag bumabiyahe ka, umuulan ngayon sa matataas na lugar, sa Bukidnon, for example, tapos pagbaba mo sa Cagayan de Oro, wala namang ulan, di ba? So parang sobrang variable ng weather patterns natin, yung seasons natin, in terms of space, yung lugar. And minsan naman, pag sa time, minsan pag sa umaga, masyadong mainit, tapos biglang uulan. No? So, yun naman yung in terms of time or temporal. No? So, meron tayong space and time. So, ganun ka variable yung weather and climate natin, which is very related to presence of water. So, minsan naman, merong simultaneously nangyayari yung mainit, tsaka yung, tapos may ulan. No? So, dito sa hydrology, may explain natin yan. Minsan kasi pag umuulan tas sobrang init naman, di natin ma-explain. Sinasabi lang natin na may pista sa langit, di ba? So, yun. Sana ma-interesado kayo sa subject na to. Kasi, yun. Parang malaking chunk ng buhay natin is involve yung water or tubig. So, bago natin pag-usapan yung hydrology mismo as a subject, and then yung mga sinabi natin kanina na bakit nasali siya sa curriculum, tsaka ano yung ginagawa ng hydrologist. Simulan muna natin dito sa paano, gaano ka-importante yung tubig sa activities natin bilang mga tao. No? So, meron tayong tinatawag na water footprint, or ito yung amount ng water, no? Volume ng water na nakukonsume para ma-produce yung isang product na ginagamit natin. No? Para ma-manufacture, magawa yung products na ginagawa natin. So, example dito, meron tayong tinapay, merong kape, and then we have milk, wine. Ito, parang, siguro ito ay sikwati, tsaka ito ay kape. No? And then we have pizza, and then we have corn, chicken, chocolate, tsaka cheese. Yun, no? So, yan ay kasi Europe kasi yung gumawa ng ano na to, yung infographics na to. Ito ay galing sa, hindi yung nakakamali, it's from Aqua SPE. No? Isa itong parang grupo ng mga hydrologists na nagsishare-share ng mga knowledge nila. No? Actually, yung Aqua SPE, hindi yung nakakamali, is that, isa ito, Aqua S, Scientia Potentia Est. Parang Latin siya nung, yung Scientia Potentia Est is Latin siya ng knowledge is power. So, yung Aqua SP is actually, water knowledge is power. No? Yung Aqua SP. So, isa siyang group ng mga water scientists, hydrologists, or yung mga trabaho is water related. No? Tapos, ito yung isa sa mga infographics nila. So, Europe to, no? So, walang rice.
tinapay lang, no? Siguro kung Pilipinas to may rice dito. Anyway, balik tayo sa water footprint. Ang water footprint ay description lang nung gaano karaming tubig yung nagagamit, no, para ma-produce yung isang cup ng kape. So kung mahilig ka magkape, isipin mo na sa isang cup 132 liters yung nagagamit diyan. So kung mahilig ka namang magtinapay, we have 1608 liters per kilogram na tinapay. So yan, ganun karaming tubig yung nagagamit para ma-produce yung isang product na ini-enjoy mo, no? Pizza 1259. Dito naman sa kabila, meron tayong water usage sa Europe pa rin. Area naman ito, no? So 61 cubic, hindi area pala, no? Volume per year. So cubic kilometer ito sa industry. Wala na tayong ano diyan sa Europe naman. Yan naman yan dito na. So anyway, ito lang, no? So yung tubig na ginagamit. Para makarelate naman tayo, kasi mahilig tayong mag-soft drinks, yan, no? Ito naman ay galing sa Wall Street Journal, no? So, 600 liters daw. 600, pasensya na, medyo maingay sa labas. Nasa tapat tayo ng, tabi tayo ng highway. So, sa mga mahilig mag-soda, isipin nyo na 600 liters. Para sa 2 liters na soda, mga Coke, Sprite, 2 liters niyan, 600 liters yung equivalent na water niyan na nagamit para ma-produce yung isang 2 liter na soda. Sa jeans naman, no? Yung mga mahilig sa mamahaling jeans, sa Levi's na jeans, 2,273 liters. No? Or katumbas siya ng 500 gallons na water, no? Para ma-produce ng isang pair ng maong na Levi's. So siguro yung mga hindi masyadong durable quality kagaya ng Levi's, baka mas konting tubig yung gamit, char lang. Pero yan sa Levi's, specific for Levi's, approximately 500 gallons of water yung na kukonsume niya para lang magawa ng isang pair ng Levi's na ano, na jeans. And then ito, so maraming makaka-relate dito, no? So mas okay pa mag-beer kaysa mag-soda, no? Yun yung ano natin dito. Sa isang litro ng, isang pint ng beer, 90 liters na tubig yung nakagamit para ma-produce yung isang pint ng beer. So, yun. Huwag na kayong mag-soda, pwede mag-beer na lang kung sino makatipid ng tubig. So, yun yung water footprint. Gano'ng karaming tubig yung nakagamit para ma-produce yung isang product na ini-enjoy natin from day to day. Dito naman tayo sa gaano karaming tubig yung nagagamit ng isang tao, no? Average daily water usage. So, ang source naman dito ay Water, Use It Wisely. Isa itong campaign or movement ng pag-save ng water sa bayan namin sa Arizona. Char lang. So, yun, no? Arizona, ayun, sa ibang bansa naman to, no? Anyway, meron tayong local figures mamaya. Dun sa kanila, sa, according sa data nila, Arizona, average na consumption ng isang tao in 24 hours is, eto no, 136 gallons. I-times nyo lang yan sa 3.7 para makuha nyo yung liters. 3.78 yata, 3.8 or 3.7, but somewhere ganung value. Para makuha nyo equivalent na liters. Na. Pero isang tao daw, makakagamit sila ng 136 gallons. So ito naman yung breakdown. Pinakamaraming gamit nila dito is outdoors. So, landscaping, meron silang pools, and then leaks. And then, second is yung panglinis sa bahay. And then, you have toilet use is 18 liters. And then, you have 16, gallons pala, no? 18 gallons, gallon pala yung symbol. And then, you have showers, 16 gallons. And then, you have consumption, drinking, cooking, water treatment. Yun yung pinakamaliit na ano nila. So, sobrang dami nilang ginagamit na tubig para sa outdoor activities nila in 24 hours na sa isang araw. So, parang di naman yata sila mukhang nagtitipid. No? Anyway, dito naman locally, sa Metro Manila, may mga studies sa 90s na nagsasabi na sa Metro Manila, as an urban, urban region, no, ng Philippines, 400 liters per capita per day. Yun yung LCD, per liters per capita per day. Ibig sabihin, sa isang tao, sa isang araw, gumagamit siya ng 400 liters. Yun na yun lahat, no?
inom, ligo, laba. So, imagine mo ang layo, no? 136 times 3, nasa mga 400 plus din, no? Medyo malapit lang din pala. And then, kagaya ng Oro City, kasi taga dito tayo, nasa 109 liters per capita per day lang tayo, no? Ito yung data ng Water District 2010. So, average, 109 liters per capita per day. So, hindi naman siguro sa hindi tayo naliligo araw-araw dito sa lugar natin, pero baka mas matipid lang talaga tayo. Mas marunong tayong mag-conserve. Sana, no? Sana ito yung implication ng data na yan. Mas marunong tayong mag-conserve compared sa ibang, compared sa mga residents ng ibang lugar. So, anyway, 2010 pa naman yan. Pang 10 years na, no? 10 years na yung data. So, yun yung average daily use per capita or bawat isang tao. So, ito naman naroon tayong data na ito, problem, no? Ano yung mga walang tubig? Kung makapansin nyo dito, meron tayong before COVID-19 and yung effect ng COVID. So, during COVID na bali ito, no? And ito, i-emphasize lang natin na kasali yung clean water and sanitation sa Sustainable Development Goals ng United Nations, yung SDGs. So, napakalagang bagay ng tubig para sa buong mundo, no? Kasi, yun nga, isang malaking chunk ng buhay ng tao is dahil sa tubig. So, basahin lang natin na despite progress, billions still lack water sanitation services. So, we have 2.2 billion people lack safely managed drinking water. So, 2.2 billion people. So, global population yan. And then, you have 4.2 billion people lacks safely managed sanitation. So, walang masyadong maayos sa palikuran. Ito naman, walang maayos sa drinking water. So, 2.2 billion, tsaka ito yung 4.2 billion. Tsaka, ito no, healthcare facilities worldwide na walang soap and water, alcohol-based na hand, mga sanitizer, no? So, 2 in 5 na, ano, healthcare facilities. Hindi po tayo yan, no, sa facilities. 2 in 5, walang masyadong sabon. During COVID naman, 3 billion people lack basic hand washing facilities. So, napaka-importante ng value na to, especially ngayon, no, na kailangan natin maghugas ng kamay para ma-disinfect yung mga kamay natin, so kung saan nakakahawak-hawak. And then, water scarcity could displace 700 million people by 2030 dahil sa effect ng COVID, no? Sa implication ng COVID. So, and some countries experience a funding gap of 61% for achieving water and sanitation target. So, ito lang yung data from United Nations. Actually, galing to sa Department of Economic and Social Affairs ng UN.org. Okay? So, ito naman, again, problem na naman, no? So, water and global health. So, contaminated water leads to 2,000 deaths, daily deaths yan, no? Children under 5. And then we have 2 million annual deaths from waterborne diarrheal diseases. So, sinasabi lang natin dito sa infographics ito, importanteng hindi lang quantity ng tubig, na hindi lang dami, kundi importante din na maayos yung quality. No? So, hindi ka nagkasakit at nagagamit mo pang inom, pang luto, or kung ano-ano pa. And then, 60% of people lack safely managed sanitary services. And 10% of all global diseases could be prevented if everybody had access to clean water. So, yun. So, recap lang natin. Napakahalaga ng tubig para sa isang product. And hindi lang quantity, kundi quality din. No? Ay tubig ay napaka-importante. So, bakit nga ba kailangan ng, hindi naman kailangan, no? So, bakit nga ba kasali yung hydrology sa civil engineering na curriculum? Kasi pag civil engineer ka, involved ka sa development ng humanity, no? So, development, infrastructure development, gagawa ka ng buildings, gagawa ka ng daan. So, ito yung mga branches ng civil engineering. So, yung mga buildings, dito yan sa structural, meron kang construction planning and management, environment, no, kasali din yan. Highways naman,
pag nagde-design ka ng highways and transportation system dito ka sa transportation, ito namang geotechnical ay geo, meaning lupa. Yun yung mga foundation engineering na ano, no? And then of course, meron tayong water resources. Kasi sabi nga, malaking chunk ng buhay natin ay water. So hindi siya pwedeng i-omit dun sa development na aspect. So meron tayong water resources, kaya meron tayong hydraulics and of course, this subject, hydrology. Kaya meron tayong specialty na water resources engineering under civil engineering. So kung gusto nyo mag-proceed, mag-master alayo, in the future, meron tayong structural, transportation, geotechnical, and yun, water resources engineering. So ngayon, nasagot na natin yung bakit kailangan, nauna pa natin yung bakit kailangan nasa curriculum natin before natin ma-define. So, define na natin yung hydrology. Simplest terms, hydrology is the study of water. No? Kasi hydro, ibig sabihin yan ay water. Logos naman yung logy. Diyan galing yung ano. Kaya may biology, ganun, logos. So, Latin words na ano. So, hydro means water. So, it's mainly the study of, or simply the study of water. Ito naman, mas gusto ko yung definition ng USGS or the United States Geologic Survey. Ito kasi parang medyo mas ito yung pinakumpletong definition na nakikita ko yun. No? Hydrology is a science that encompasses currents, distribution, movement, and properties of the waters of the earth and the relationship with the environment within each phase of the hydrologic cycle. So, yan na lahat, no? Currents, so kung saan-saan man, distribution, kung saan-saan man again, distribution in terms of space and time, movement, kung paano siya nagsi-circulate sa atmosphere, sa groundwater, sa taas ng lupa, lalim ng lupa, sa atmosphere, and then the properties of water, waters of the earth, again, no? Properties ng waters of the earth, surface waters, mga ilog, lakes, and then we have groundwater, shallow man yan, or deep. Meron tayong ice caps, snow, and glaciers. So, lahat yan ay tubig. Iba-iba lang yung phase. Merong solid, merong liquid, merong vapor. So, yan lahat, no? Sakop lahat ng hydrology yan. And within each phase of the hydrologic cycle. So, itong mga phases, yun yung precipitation, evaporation, condensation, transpiration, at kung mga ano-ano pang siyon-siyon. So, yun. Hydrologic cycle, para ma-ano natin, review lang, alam kong alam nyo na to, no? Hydrologic cycle or water cycle, ito yung mga major processes na under ng water cycle. We have condensation, precipitation, surface runoff. Ito, no? Medyo bago to, no? Kasi ito, alam nyo naman to, eh. Precipitation, ulan lang yan, no? Condensation, phase change lang yan from vapor to liquid. Kasi nga nagko-cool down dito sa bandang to. So, nag-de-decrease yung temperature, nagko-condense yung mga vapor mo, nagiging liquid. Ito naman, evaporation. Familiar na rin kayo nito, no? Phase change from liquid to gas kasi dahil sa pag-absorb ng energy. Once your liquid absorbs energy, nag-de-disperse yung molecules, nag-evaporate. And then you have transpiration from plants. Parang humihinga din yung plants na. Transpire lang yung term, pero parang nag-exhale din sila ng vapor. Then you have groundwater and surface. I think ang medyo bago lang dito sa inyo is yung surface runoff at groundwater. Anyway, isa ito sa mga i-discuss natin sa semester. Ito naman mas complex na representation ng water cycle. Ito ay galing na naman sa USGS. So mahilig talaga silang ano na yung kompletong ano extensive na diagram, extensive na definition. So dito makikita lang din naman ulit yung mga major na processes natin. We have precipitation. Yun yung ulan, no? So ulan pwedeng maging in the form of water, yung liquid, yung rain mismo, or snow. Meron din tayong evaporation, yan, evaporation from the ocean, from the lakes, from the rivers, and then meron tayong infiltration, and then groundwater flow. And then, notice lang na ang major source of energy natin sa cycle na ito is yung walang iba, no? Sun. So, siya yung nagbigay ng energy dito,
Tapos yung energy na yun, based sa law of conservation of energy, energy is nor created, is neither created nor destroyed. So, energy galing sa sun, nag-change-change lang, no? Either absorb or release, depende sa process na involved. So, precipitation, evaporation, absorb, condensation, release, precipitation is released again, no? Kasi yung wala namang ano sa precipitation. Ang precipitation naman is yung pag masyadong mabigat na yung clouds, hindi na nila kaya yung kasi may friction between yung molecules mo sa clouds. At habang bumibigat yung molecules mo sa clouds, hindi na niya kinakaya yung gravity, kaya sila nahuhulog. Kasi hindi na kaya yung friction nila. Kaya sila nahuhulog. Tapos habang nahuhulog yung mga droplets, nagko-combine-combine hanggang sa mabuo yung droplets ng ulan. So, yun parang paunang trivia lang. And then, madi-discuss pa natin yan. No? Kasi yung goal naman natin dito sa hydrology, discuss natin yung each process na meron. No? Discuss natin yung precipitation, discuss natin yung evaporation, transpiration. Yun. Pinaka-paborito kong diagram naman ng hydrologic cycle ay ito. No? Ito ay galing sa HEC HMS na manual. So, ito yung software yan, hydrologic software, hydrologic engineering center, hydrologic modeling system, no? HEC HMS. So, anyway, huwag nyo munang pansinin yan ngayon. Ito na lang yung pakinggan niya, no? Yung diagram. Maganda kasi ito kasi mas nadi-describe niya yung movement ng water. No? So, sa diagram na ito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na storage. So, parang dinivide niya into storages yung kung saan mapupunta yung precipitation mo, yung ulan. So, ito yung canopy interception. Yan yung ulan na nahuhulog sa mga vegetation. So, di ba pag, kunwari, naglalakad ka sa ilalim ng forest, maraming puno, maraming malalaking puno. Di ba pag muulan, minsan, di ka na nababasa sa ilalim kasi sinasalo ng vegetation yung lahat ng ulan. Unless yung mga dahon na pupuno, nahuhulog na sila sa lupa. Kaya dun ka lang mababasa. Pero yun yung canopy interception. Kaya siya tinatawag na interception kasi ini-intercept niya yung ulan bago siya dumating sa lupa. Yun namang lugar na walang vegetation, pupunta sila, pupunta na yung ulan diretso sa lupa. Okay? Tapos, pag meron ang surface depression, ibig sabihin yung mga ponds, yung mga medyo lubak-lubak or mga lakes na pwedeng pagtambayan ng tubig, basta yung mga ka-depressed, yung tawag natin surface depression, merong mga nasa stuck doon na ulan, kaya merong araw dito, yung precipitation na nahulog sa lupa, napupunta dito. No? Pero once na napuno din to, syempre storage lang yan. No? Tulad dito, mapupuno din to, mahulog sa lupa. Ito naman, mapupuno, mahulog din siya ulit sa lupa. Tapos, merong magiging surface runoff. Surface runoff naman, yung tubig na nagpo-flow sa surfaces kaysa tinatawag na surface runoff. Lahat yan, yung nasa dahon, yung nasa ponds, and then yung nasa surface lang ng lupa, lahat yan pag nainitan, subject yan to evaporation. So, ang nakalala lang dito is evapotranspiration kasi kasali na yan yung galing sa mga halaman niya. Yung transpiration. So, iba yung evaporation sa transpiration. Yung evaporation is galing na sa surfaces. Yung transpiration naman yung nilalabas, nire-release mismo ng mga plants. Ang total nyun ay evapotranspiration. Yung ibang water naman na hindi kasali sa runoff, merong nag-i-infiltrate. No? So, for example, kung ang soil is sandy or gravelly, mas malaki yung infiltration rate nila. So, pag-aaralan din natin yan. No? So, marami din pag-aaralan dito. So, nag-i-infiltrate. So, ayun, makakocompare mo ngayon yung soil class. Pag medyo clay, di ba mas compact yung clay compared sa gravel? Pag nagpa-flow ka ng tubig sa clay tsaka gravel, mas mabilis yung flow ng water sa gravel compared sa clay. So, yun. Mas marami nag-i-infiltrate dun. Tapos dito naman,
meron pa tayong storage under or beneath no, the surface, ito naman yung kinukuha ng plants sa roots. Okay? Yung na-absorb ng plants sa roots. Tapos, siyempre, pag meron pa rin maximum volume na kayang i-carry ng storage na ito, no? And then, meron naman ulit tayong storage again, under pa. Mas malalim, groundwater storage na yun, no? Pero shallow groundwater pa ito, no? Ito namang araw dito, kung napapansin nyo yung mga ilog natin, kahit hindi maulan, kunwari, hindi umulan ng 1 week or 2 weeks, marami pa rin tubig yung mga ilog natin. For example, Cagayan de Oro River, kahit hindi masyadong maulan ng 1 week or 2 weeks, marami pa rin tubig. Ito yung dahilan, no? Yung mga nag-infiltrate, tapos nag-travel laterally, babalik yan sa rivers or streams. Yan yung tinatawag natin na base flow. Or yun yung normal na flow ng isang ilog dahil sa nag-infiltrate na precipitation. No? Naging groundwater flow na siya. So, babalik siya sa ilog. Yun yung magsusustain ngayon ng tubig sa ilog mo kahit walang ulan. Matagal kasi yung travel ng water dito sa soil, under, dito sa under the surface, compared dito, no? Kasi dito, free lang naman nag-flow yung tubig mo. Dito naman, nagtitravel siya through pores. So, sa soil mo, may mga butas-butas siya, maliliit, mga voids. Doon lumulusot yung tubig. So, mas matagal yung travel dito. Kaya, for example, kung umulan ngayon, next 2 weeks pa siya darating ulit sa river. So, ganun, no? Base flow. Dito naman, meron tayong deep percolation. Ito na yung pupunta sa deep na groundwater source. Yung tinatawag natin na aquifer. So, yun yung groundwater storage natin. Yun yung pinagkukuha natin ng mga deep well. Yun yung source natin ng tubig na pinapump sa mga deep wells. So, yun yung groundwater. Yun, mas matagal yung travel ng water compared dito sa medyo shallow pa. So, meron tayong shallow tsaka deep na groundwater. Yung deep, yun yung maabot ng centuries to millennia para mag-travel yung water. Kasi mas compact na yung medium dito. Yung lupa, yung bato, mas compact. So, mas mabagal na yung flow ng o yung movement ng water. So, yun na yun, no? And then, yung surface runoff, syempre, pupunta yan sa outlet ng ilog, which is papunta na sa dagat. And then, ito, no? As I mentioned earlier, ito yung dito kumuha ng tubig yung plants na tinatranspire naman nila. Okay? So, kaya may evapotranspiration. Okay, so ito yung mas maiintindihan ito, no? Kasi parang nakikita mo talaga yung movement ng water through different storages, no? So, yun. Ito, canopy interception, etc. etc. So, yun na yung hydrologic cycle. Next naman natin is ano nga ba yung wala pa pala, no? Meron pa pala dito, no? Ito yung distribution ng water in the Earth's yung tubig sa buong mundo, no? Ito yung distribution. So, pinakamalaking chunk yung oceans, saline water, and then we have fresh water, no? So, fresh water, pwede maging groundwater, and glaciers, and ice caps. So, and then, konti lang, no? Konti lang yung surface fresh water natin. So, surface fresh water, ito naman yung lakes, meron tayong rivers, swamps, and soil moisture, atmosphere, no? Fresh water din. And then from living things sa atin, mga hayop, animals, and then humans. Ito, ang kaibahan lang ng ground ice and permafrost ay, ito yung mga nasa dagat, di ba? Yung mga ice caps na malalaki, yung parang malalaking isla na puro yellow lang. Ito yun, no? Bali, malaking chunk din na fresh water yun. Ito naman yung mga snow lang sa ibaba ng surface ng lupa. So, ito, lakes and then rivers. So, maliit na percentage lang yung rivers natin. Good thing na mas maraming groundwater kaysa surface water. Kasi mas nagagamit natin yung groundwater, lalo na yung mga deep wells na or deep groundwater storages. Anyway, ito yung distribution ng lahat ng tubig natin. So, ano nga ba yung mga ginagawa ng isang hydrologist? So, mga gusto maging hydrologist in the future, ito actually, yung gusto nyo makita agad. Hindi ko alam kung anong
saan country to na median salary 80k. Sana nga no, sana all. Anyway, ang mga ginagawa ng hydrologist, siyempre hydrologist, define natin ngayon ng hydrology is all about water. So ang pangunahing gawain talaga ng isang hydrologist is to solve water related problems of the society. Pag sinasabi naman, pag sinabi naman nating water related problems, meron tayong in terms of quantity, availability and quality, ba? So ang mga problems na madalas na encounter ng isang hydrologist ay paano maghanap ng sustainable na source ng water para sa isang community, di ba? So yun in terms of quantity and quality and availability. So mayroong mga lugar na walang tubig, so hahanapan mo ngayon ng tubig for consumption. Meron ang consumption naman natin, pwedeng maging domestic lang, gamit sa bahay, pwede ding irrigation or hydropower or maraming gamit ng tubig, no? As mentioned kanina, ang products na ine-enjoy natin ay maraming liters of water na nagagamit. Meron namang ibang lugar na sobra-sobra yung tubig, laging bumabaha, tapos pumupunta lang sa dagat. So, paano natin i-contain yung water na galing sa baha? Dahil sobra-sobra na, no? Para naman magamit natin sa times na wala na ulit tubig. So, kasi ang climate is variable. Again, may seasonal variation ng water. So, meron tag-ulan, meron tag-init. So, mga ganong problems yung na-encounter ng hydrologist. So, yun yung mga dapat niyang i-address ng mga problems. So, yun yung mga madalas na ginagawa. Dito sa image natin, ito, no? Medyo specific sa ito, groundwater. So, source, determine the nature and extent of contamination in groundwater. Ito naman, prepare reports. Tulad ng ginagawa ko ngayon, no? Pero, hydrologist na ba tayo? Nag-prepare na report si Kuya Kim or si Mang Tani. Yan, yara ko ito, weather disturbances. So, hydrology din yan, weather, mga weather disturbances in terms of climate. Kasi large indicator ng climate natin is the presence of water, di ba? Low pressure, high pressure, puro tubig lang yan, nag-evaporate. So, bagyo, paano naging bagyo yung isang low pressure, yung isang... Kasi lahat yan ay hydrology. So, underrated. Medyo underrated yung subject. Pero actually, isa siya sa mga pinaka dapat maintindihan, pinaka dapat pag-aralan. Kasi napakalaking bahagi ng buhay natin ay tubig. Hindi pag-ibig. Char lang. Malapit ng Valentine's. Huh? Mabubuhay tayo na walang pag-ibig, pero hindi tayo mabubuhay na walang tubig. Char lang. Sana wal. Anyway, plan and collect surface water or groundwater and monitor data to support projects and programs. So, surface water, ito yung mga ilog, lakes, and then you have groundwater. And monitor data. So, ano ba yung mga minomonitor natin na data? Minomonitor natin yung ulan, yung flow sa river, sa groundwater naman, yung level, kung sobrang dami nang gumagamit, nag-deplete na ba yung groundwater natin, like dito sa atin. Diba? So, I think yan na yun lahat, no? Nasagot na natin yung hydrology as a science, so study lang ng water. Bakit included siya? Siyempre, si tayo, no? Development yung main ano natin. So, di pwedeng i-cancel or i-omit yung water sa aspect of development. And then, ito, no? Yung mga ginagawa ng hydrologist. So, yun. Intro pa lang yun. So, bali sa semester, di-discuss natin yung mga processes sa hydrologic cycle para maintindihan natin bawat isa, ano yung precipitation, ano yung evapotranspiration, ano yung surface runoff, ano yung groundwater flow, and infiltration pala. Yun. So, sana, no? Sana na meet natin yung goal natin kanina na makuha yung interest nyo somehow sa subject na to, yung hydrology. Sana ay mag-conserve na rin tayo, no? Mag-start na tayo mag-conserve ng water kasi, or tubig, kasi ang dami palang liters na, so bukas hindi na tayo magkakape. Hindi na tayo mag, anyway, yun lang. Kailangan lang, yun, hindi masyadong dapat
mag-aksaya. Meron sana akong i-include din dito, no, kung paano. Ilang liters ng tubig yung na-aksaya pag nagtututbrush ka na naiiwang bukas yung gripo, mga ganun. So, yun. Anyway, sana may nakuha kayo sa lesson 1 natin, may naintindihan kayo, and then kung merong mga katanungan, merong gusto nyo i-clarify, huwag mahiyang magtanong kung may right med ba dito. Huwag mahiyang mag-comment, mag-chat, mag-PM. Sasagutin natin yan kung meron tayong kasagutan. Kung hindi naman, babalikan natin. Sabay natin aralin. So, yun. Thank you ulit at see you sa next lesson natin. Thank you.